Hi guys! Welcome to my channel or welcome back to my channel kung dati na kayo dito guys. And how are you all? I hope everyone is doing well. So nakakapanibagong mag-vlog kasi hindi ako nag-vlog ng ganito na nagpapakita sa inyo for a while guys. So for today's video, mag-shopping haul tayo which consists of like clothes, makeup, mostly are like makeups kasi trinit ko naman yung sarili ko few weeks ago because it was my birthday. So, kailangan ko ding, alam niyo yun, self-love. Ganyan. So, meron tayong mga skincare, konting clothes, and what else? Yan, umpisa na natin guys. Ipapakita ko na lang sa inyo para hindi maraming dada. And of course, just a disclaimer, I bought these products. They're not sponsored. And it's not for bragging purposes or something. Diba, when we buy something from the shop, nag-ano muna tayo, naghahanap tayo ng review, sa especially dito sa YouTube. So, andyan na lahat kasi guys is, diba? So, yan. So, I think marami namang nakaka-relate pag may mga nag-share ng mga shopping hauls nila kasi nakaka-enjoy din silang panoorin guys, diba? Aminin natin yan. So, ayan nga, hindi ko na naman alam which one should I show first. Kung, alin ba, makeup, clothing, kasi meron din akong clothing from Zara. So maybe itong MAC kasi maraming MAC lovers dyan, di ba? So eto na nga guys, unahin muna natin itong MAC. And ayan siya. Meron din akong mga nabili from, drugstore lang siya. Which is the Maybelline Fit Me kasi they were on offer. Last time na pumunta ako sa Sainsbury and nung galing ako ng Harrods. Actually, sa Harrods ko ito binili. Itong MAC and Dior, ganyan. Pero nadaanan ko ang Sainsbury that day. And nakita ko na meron silang offer for 3, 4, 2, ganon. So, parang free yung isa. So, ito yung mga shades na nakuha ko. Pasensya na kayo sa kamay ko, guys. Hindi talaga ako sa nails. Kaya, ganyan lang. Kung paano ko lang siya ma-paint, ganyan lang siya. So, ayan. Meron tayong 130 in buff beige. So, meron din tayong 220. So, iba-ibang shade ang kinuha ko para, alam nyo yun, ma-experience ko rin yung iba't ibang kulay sa aking face lock. So, yan. Meron ding 130. Dalawa bang, yeah, 130 na dalawa. Kasi, limited lang yung choices na shade. So, I think, tatlo lang. And the other one was like natural beige. And it's, I think it's too dark for my skin tone. And, eto na nga ang ating binili sa MAC. Actually, parang 2 times ako nagpunta sa Harrods. Kaya, meron akong dalawang MAC na paper bags. So, eto. Meron akong 2 brushes. Ayan, ang ganda niya. Parang blending brush lang siya. Ayan, MAC 224S. Yes. So, naka-plastic talaga sila. And, parang hindi siya ganun ka-soft, but I just like to collect brushes kasi may collection ako ng brushes doon, if you can see that. Pasensya na kayo sa kalat din dyan. So, yan. Ang aking first brush. And meron din tayong face powder brush. As you know guys, when I was at my young age, I wanted to buy these products, mga brushes, but I couldn't afford it. Afford naman, pero meron kasi mga pinag-iipunan, ganyan, and hindi pa ganun kalaki yung sweldo pag part-time ka lang. So, yun, hindi ko nabibili yung mga gusto ko dati. So, ito is meron naman siyang plastic protector. Parang ang higpit niyang tanggalin. Oh, meron. Ah, naka-ano siya, guys. Ayan. Meron siyang plastic. Let's remove it first. Para matanggal. Ayun lang. Oh, okay. Sana hindi siya parang malagkit. Hindi naman malagkit. Okay. So, oh, meron pa rin ba sa kabila? Ayaw matanggal eh. Ayun. So, it's 140S. So, para siyang flat brush na powder brush. Ayan, oh. Diba? Parang mas malambot naman to. Mas malambot to kaysa dun sa blending brush. So, yan. It's in silver metal here. I think silver naman lahat ang ng MAC eh. Diba? Ang cute niya lang, guys. Oh. Tsaka, gusto kong bumili ng
brushes na mga ganito which I can keep for longer. Kasi yung mga brushes ko na may mga brand din before, buhay na buhay pa sila guys, kahit 10 years na sila, ganyan, hindi kagaya ng mumurahin na nabibili na hindi talaga siya nagla-last forever. Although, I don't mean anything wrong sa mga mumurahin. Pwede naman pag talagang wala pa, but if you have money and you know, you can afford to buy mga ganitong brushes, medyo my brand. So, why not? It's an investment, guys. Kasi you can keep them longer. So, yan. Mag-umpisa tayo sa next na MAC bag. And, by the way, my watch is Michael Kors. Bigay ng aking Mudra Bells na si Dahlia Rose. So, thank you so much. Pero, binigay niya to sa akin, guys, na walang battery. So, hindi siya talaga maandar. Kasi, di ba, pag may nagtatanong naman sa atin, what time is it? Do you know what time it is? Mga ganon. So, titingnan mo na lang sa phone. Hindi na tayo normally tumitingin sa watch. Parang ang watch is just an accessory na, di ba? Ang ganda niya, guys, di ba? Oh. Thanks, Mom! So, eto na. Ang dami ng pasakali. So, eto, meron tayong... Ayan, few pieces. Meron din tayong lipstick dito. Try nating mag-swatch later. Oops, nalaglag yung mga bag. So, ayan, meron tayong Amplified Cream Lipstick. Ayan siya. Super red. Mahilig talaga ako sa red, guys, na lipstick. So, it's $136. Dahlias. So, buksan natin tong MAC lipstick. Ayan siya, guys. Bullet. Keys. So, andyan din yung shade. The shade is written there. Dahlias. Dahlias. Wow! I really like this. The redness of this. Wow! It's so pigmented. Ano? I think okay na yung once mo lang siyang i-swatch sa lips. Or yan. First coat. Diba? Ang ganda niya, guys. Pwede rin nating ilagay sa ating cheeks. Oh, diba? Pang blush on. Pasensya na kayo guys, maitim talaga ako. can you imagine kung nandyan yan sa cheeks ninyo? Pinkish. Ang ganda. I love the shade. Diba? Pack. Pack. Super love it. Mahilig talaga ako sa lipstick, guys. Talagang ang addiction ko is lipstick. Ayan, hindi ako makakalabas ng walang lipstick. Okay lang na walang makeup, foundation, eyeliner, mga ganyan. Pero lipstick talaga, hindi ko kayang lumabas na walang lipstick kasi I look so patay, parang patay. I look so pale pag walang color yung aking lips. And meron din tayong lip liner, lip pencil, in beet. Para siyang beetroot. Beet. Beet siya. Ayan. So, ito naman ang ating lip pencil. I think similar siya dun sa aking ano, isa pa na lip liner. Tingnan ko nga. Wait lang, guys. Ah, hindi naman pala. Kasi super red yung isa. Ruby Woo. So, ito namang isa is Beet. So, ba? Diba? Dalawa lang ang lip pencil ko actually na from MAC. And siguro magko-collect pa ako. Kasi ang ganda guys na mag-collect ng mga iba't ibang colors of lip pencils or lipsticks, ganyan. Hindi ba obvious guys? Ayun yung mga lipstick ko. Ayun siya guys. So, yan. So, itry na rin natin iswatch sila. Parang mas creamy yung isa. Ito, madalas kong gamitin tong Ruby Woo. Ayan, ang dali niya kasing gamitin, guys. Very pigmented, in fairness. Pero itong Beet, para siyang purpley. Kita niyo yan? Parang hindi ko siya gustong gamitin sa lips ko na... Ay! OMG! It's so fake, di ba? Para siyang purple. Nakita niyo naman yan, guys. Tapos, super red talaga siya. Hindi ko pa yan dinidiin, guys, ha? Wow. Ang ganda talaga ng mga MAC products. So... Diba? Ang ganda, oh. Kasi makikita niyo dyan, guys, diba? Para siyang purple, tapos red pala. Diba? Super nice. Gusto niyo rin ba yung shade niya, guys? Let me know in the comment section. And I think waterproof siya, guys. Tinatanggal ko siya. Ang hirap niyang tanggalin. Ayan, no? Kailangan diinan para matanggal. Oh, ang hirap niya tanggalin. So, it's really nice kung ano ba, parang gusto nyong may makeup the whole day.
And more brushes. So, meron akong 4 na brushes from MAC. So, meron tayong eye brushes. Meron din tayong pang face brushes. Ayan siya. Oops. Okay naman yung texture niya, guys. So, yan. Pwede nyo ring ibalik this way. Ay, hindi. Ay, pwede. Kasha siya. So, hindi. Paano ko siya ibabalik? I don't know. O, hindi nyo na siya pwedeng ibalik kung ganun. So, ganyan lang siya. Parang protector lang siya pag binili. And then, pag natanggal nyo na, hindi nyo na siya pwedeng ibalik. So, this is in 217S. So, yan siya. Parang white blending brush. Eye blending brush. Eyeshadow blending brush. Ang daming hanash. Diba? So, ito naman is foundation brush. Yan. In fairness, mahilig silang gumamit ng plastic. Dapat nag-aano na rin sila. Eco-friendly, diba? So, I have this 170 na brush. Ganun din siya. Plastic to. This is plastic. Harder plastic. Hindi siya yung parang plastic lang na like this. So, ayan siya pag gumamit ka ng ano. Kasi normally nilalagay natin dito yung ano natin. Ayan nga, oh, meron pa yung foundation ko dyan na iwan. So, malambot siya, guys. Ayun. I really like it. Ang lambot. Para siyang, ano, I don't know if these are like real hairs or synthetic. I don't know, hindi ako nagre-review pag ano eh, basta pag nag-haul lang ako, it's just a proper haul. Not really proper haul. Uy, may plastic pa pala doon. So, ayan. Tanggalin natin yung plastic. Ayan pala. Ah, ang hirap naman. Sira na nga yung kuko ko. Masisira pa lalo. Ayun. So, nagmarka yung ano dyan, oh. Pinatanggalan ng plastic. So, very friendly naman actually yung mga nagtitinda sa MAC, sa Halods. Kasi pag bumili ka sa ibang places, guys, pag pumunta ka sa ibang places, hindi lahat ng mga, alam yun, sales associate are friendly. Not everyone, not everybody. So, ayan siya. Ang ganda lang yan, diba? So, meron siyang ganyan na color. So, I have 4 brushes from MAC. So, umpisa na rin natin yung ating Dior. Ito na nga ang ating Dior. Excited ako dito, guys. Kasi, maliliit lang yung binili ko. But then, they gave me pack, diba? Tignan nyo naman yung packaging. Super nice. I really love it. It's so summery and spring. And they gave me a free gift set as well. So, yan, ipapakita ko rin sa inyo. And parang mas malaki pa yung binigay nilang gift set, guys, kaysa yung mga nabili ko. So, I feel like I'm so lucky that day. So, yan, guys. Super ganda ng packaging niya, diba? I think they're ready to rock the spring. Ayan, isa lang naman. Or dalawa yung nabili ko pala dito. Ano ba to? Nakalimutan ko na din siya. Actually, kasi parang 2 weeks na siya dyan. So, hindi ko pa nilalabas. Oh, wow. Ang ganda ng packaging niya. Talagang may embossed na Dior. And hindi parang, alam niyo yun, cheap lang yung box niya, guys. No? So, eto. Siyempre, nga naman, medyo pricey. Alam nga namang hindi nila paghandaan yung packaging nila, no? Oh, ito is yung refill lang siya na lipstick kasi paubos na yung mga ano ko, guys, ganito. So, I really love. Parang lip balm siya. It's really softening my lips. Hindi siya yung kagaya ng mga matte lipstick na medyo, alam niyo, pag tumatagal siya sa lips is talagang parang nadadry yung ating lips. So, yan. Ipapakita ko sa inyo yung lagayan nito. So, here guys, paubos na tong aking lip liner. Kawawa siya, nangihingalo talaga. Oh, wala na nga talaga, guys. Ayan. So, buti naman, you can buy a refillable, ganyan, refill lang. And, mas mura siya. So, I think I got this for 70 or 27? Oo, so, ayan siya. So, pupunasan ko lang muna yan, siguro. Cotton buds pwede na para ma-reach yung sa loob. So, yan. Ay, bakit ganun? It's not the same ano pala. Bakit ganun? Magkaiba sila ng size. Not unless i-push. Oh. Let's try sa iba, guys. I think I made a mistake. Kasi kahit saan ko siya i-try, guys, ayaw niyang pumasok talaga. So, ganyan na lang siya. Nagagamitin ko. Wala yung case. Wala siyang case. Kahit itong mga to is paubos na talaga siya, guys. Oh. Ayan, maliit na lang.
So, gustong-gusto ko sila kasi, alam niyo yun, super lip-friendly. Very smoothing siya sa lips. And very moisturizing din sa lips. So, diba, pag ano, ang dali lang niyang ilagay, pero ito, ayaw talagang pumasok. I-swatch na lang muna natin. So, you can see. Ayun, ang ganda. Medyo orangey. So, ano bang color to? I don't know. Hindi ko nakita. And meron din siyang CD, Christian Dior, dyan. So, this is the Dior Addict Red Recharge Refill. And that's the shade. So, next time pala, kaysa mapapamura ako, mag-add na lang ako ng konti, meron pa siyang case kasi hindi ko pala sure kung kasya siya dun sa mga older Dior case ng lipstick. So, I think you just add up 3 pounds kasi 30 pounds yata yung with case and then tong refill niya is 27 pounds, diba? And here's the second one, Dior Show Kabuki Brow Styler. Ang ganda ng packaging niya talaga. Super expensive tingnan. So, tuwing bibili ako nito, meron din siyang kasamang sharpener. So, tignan natin kung meron din tong sharpener. Meron ba? Ay, wala. Ba't wala siyang kasamang sharpener? Wala siyang kasama. Ayan. So, total marami naman akong sharpener. Or siguro hindi to kailangan... Oh, wow. Ang ganda. Hindi niya kailangang i-sharpen. Ang ganda, guys, oh. Diba? This is for eyebrows? My gosh, ang ganda. So, yung mga prices, I'll just insert it there. Ayan, oh. Wow. And, siguro ink to or something. I don't know. I don't even know how to open it. Paano ba? Oh, ano to, guys? I'm so ignorant, guys. Tinitwist ko siyang ganon. Hindi pala. Kailangan lang siyang i-pull. You just have to pull the lid up. Medyo mahirap lang siyang i-pull. So, yan siya. Brown shade. Ayan, it's written there. It's 03. Can you see it, guys? 03. Brown. So, meron tayong para siyang liquid. Ay, hindi siya liquid. Parang creamy. Creamy na pencil. So, ganyan siya i-adjust. And I like the shape, guys. Parang perfect siya for our eyebrows. And there's also CD there. End to end, may CD siya. And then the brush... It's super soft. Ang ganda niya, guys. I'll just insert the price. This is a, ano, hindi ko pagsisisihan na binili. Kasi once na naubos din yung cream liner niya, you can still keep it as a brush. Diba? And I think you can also use it for as a concealer brush. Pwede. Pak. Ikaw na, girl. And here's the other one. Oh my gosh, ito mas mabigat siya, guys. Parang mas marami ang nailagay dito. I think, ito yung sa gift set. Meron silang binigay na gift set. Ayun, meron din mga perfume samples. So, ito yung sobrang cute, guys, na gift set. Mamaya natin tingnan yan, pang surprise, diba? So, ito. Meron ako isang binili lang. Actually, ito lang yung binili ko that time. And, ito. Meron silang mga binigay na perfume samples. And wala na, just a receipt. Tapos, Dior na, ayan. Tingnan nyo naman, guys. I'm so in love with this bag. So, you can still keep this bag. So, pag mag-gift din kayo, pwede nyo gamitin to. Reuse, diba, guys? So, since nag-i-start ako na mag-collect ng mga perfume samples, nilalagay ko siya dito sa aking pouch na Charles and Keith na fake siya, guys. Fake ito. Ayan, binili ko to sa Pinas when we went there last August sa Unison for I think 30 pesos, 'di ba? Mura, kaya bumili na lang din ako. It looks so nice. Tsaka good quality siya, guys. Oh. 'Di ba? So ang dami na naman nating hanash, 'di ba? Ito na nga yung eyeliner, waterproof. So 'yan for long wear siya ng mga pang-makeup. Ayun, ito yata meron siyang sharpener.
Ayan, meron nga siyang sharpener kasi pencil to eh. Oops, ayun na nga. Ayan, yan ang mga gusto ko pag bumibili ako sa Dior, Chanel, MAC, meron silang mga sharpeners. Sa MAC, walang sharpener. Ayan, di ba ang cute? So, marami na ako nito. So, ayan, pumasok si Amber sa room. Ang ganda ng drawing niya, guys. Oh, di ba? Super proud of her. She's wearing ripped jeans. Ako daw ito eh. So, naka-bun. I have a hair it's bun. It's my mommy and she's wearing a crop top. Because I love to wear? Crop top. Crop top. Alam yan ni Amber. Charot. So, yan ang kanyang drawing, guys. It really looks so good. You're a good artist. You know, you're a great artist. And that's hair clips. Oh, I also have hair clips in my, ano, yeah, and it's a braid bun. Yeah. Thank you. You like it? Yes, I love it. Lumabas na siya. So, ayan yung ating box. Tapon na natin yung box. Hindi na rin natin kailangan yan. So, ito siya. Pang smudge. I think meron na akong ganito dati, but in white. Oh, naputol. Creamy. Creamy siya, guys. Oh, fuck. Wow. Super para siyang charcoal na ang creamy niya, guys. Perfect. Pag madali siyang i-apply sa mukha, sa eyes, di ba? Ito naman yung white na nabili ko rin dati. Yan. So, ayan siya. Gusto ko rin nung white eyeliner kasi. So, this is also waterproof. Dior Show. Ay, hindi. Magkaiba siya. Magkaiba. This is crayon eyeliner waterproof. This is Dior Show Kohl Intense Kohl Pencil. Magkaiba pala. Pero both, madali silang i-apply sa mata, guys. So, let's see if it's waterproof. Ayun, mahirap siya. Tinitiinan ko na, guys. Kita nyo. Ayun, ang hirap niya rin tanggalin. Yung white, mas madaling tanggalin. Ito, I think, kung mahilig kayong mag-makeup and you want your makeup to last long, go for the waterproof one. It doesn't mean na hindi siya matatanggal talaga, guys. Kailangan lang diinan siyang mabuti or talagang hugasang maigi, ganun. So, dito ako na-excite, guys. Sobrang cute. Wow, ang ganda. Kita nyo? Parang 27 yung eyeliner na binili ko and then binigay nila tong gift set na to for free. Ayan, so my lipstick. Hindi siya fake, guys, na lipstick. Maliit lang siya. Mini lipstick. So, pwede nyo siyang ilagay sa mga mini bags or pag meron kayong wallet on chain, whatever. Wow, I really love that color. Tapos, meron din siyang Dior na nakasulat dyan. And this is in shade. I don't know. Hindi ko na mabasa. Ang liit. Dior 999. Yeah, ang liit. Hindi ko mabasa, guys. So, ayun. Mahilig talaga ako sa mga, bright lipsticks. So, thankful ako na yan ang shade na binigay nila. Oh, parang hindi siya nag-ganyan ba? Oh, ganun. Tapos, meron siyang Miss Dior Oudi Parfum. Ah! Oh my God! Nag-color yung ano ko doon. Ako bang naglagay doon? Tapos, meron din silang skincare na Capture Total Cell Energy Super Potent Serum. So, yan. I think morning and evening, pwede nyo siyang i-apply. Ang hirap niyang i-pump. Ayun. It smells good. Pero hindi siya ganun ka-strong smell. I really love it. I really like it. And I'm also using the Dior. So, ito yung ginagamit ko. Nabili ko siya before for, I think, 49 pounds, diba? Medyo may kamahalan din yung mga skincare nila. Pero minsan, pinag-iipunan din naman yung pinambibili. And I think we deserve to treat ourselves also sometimes. Self-love, self-care. Ayan. Super potent itong serum na binigay nila. And this is Total Capture Total. Same, line. Dream Skin 1-Minute Mask. So, ito, ginamit ko lang din siya the other day. And medyo matagal na rin to. So, diba, yun naman, pag mamahalin ang binibili nyo, talagang iniingatan yung gamitin, like, pakonti-konti. Gayon. Diba? So, yan. Kaya nagtatagal din yung mga skincare ko. Kasi, pag mahal, halos ayaw mong gamitin. Diba? And this Miss Dior Eau de Parfum, I really love this perfume ever since. But then, I couldn't afford to buy it before. Ngayon, pwede na siguro. Pero pag-iipunan ko ulit next.
Ayan. And since marami na ngang perfume dun, guys. Ayan, kita nyo. Hindi ko na pala kailangan bumili ng perfume. Medior din naman ako dun. It's just not, ano, yung mga J'adore or Miss Dior. Ayan. Ah, bakit nangingitim? Ano yung nangingitim? So, itong box, ibigay na lang natin kay Amber paglaruan niya. How cute that is! Diba? Pwede nyo lang din ilagay sa bag ninyo, guys, if you, ano, pag fan kayo ng mga maliliit na bag. So, yan, paglalabas kayo, diba? Super handy. Kaya gusto ko din yung mga perfume samples kasi pwede lang siyang ilagay sa bulsa. Paglalabas kayo and halos ang dala nyo lang bag is yung mga pouch, you know. So, ito naman yung isa pa. Meron pa yatang tester din dito or samples, yan. So, ito is iba naman yung bag niya. White na Dior paper bag. And I also have Dior Addy Clip Minimizer na tester. Tester or sample lang. So, they have 00 Pink, Dior 8 Intense, 014 Shimmer, Macadamia, Hello Pink, and meron siyang lip brush. So, it's in this small envelope. But try natin balik kung may babalik pa. Oops! Ayan. Ang cute naman niya, guys. Diba? So, may nabili ako ulit. Or, binigyan din nila ako ulit ng isa pang perfume sample. Which is home naman panlalaki. Eau de toilette. Eau de toilette. So, ito lang ang binili ko doon. And I got those for free. So, here it is, guys. Meron na naman tayong Lip Glow Addict. Ito is yung ano yata, 001 yung una ko rin binili before. So, let's have a look. So, ganito na lang dapat ang binili ko kaysa yung refill. Yes. So, nag-iba lang sila ng packaging kasi yung lip glow ko before na pinakita kong yung pink is I had it for like 5 years. My God, 5 years? My gosh, hindi. 3 years lang siguro. Okay naman. So, Color Reviver Balm. So, yan siya, guys. Oh, same. Parang ano lang siya, lip balm lang talaga. Colorless. Pero para siyang pinkish, pero colorless. As you can see on my swatch. So, yan. Ang ganda nito, guys. So creamy and it's so moisturizing. And ito pa yung binili ko, mga sponge. 2 sponge. Ayan. So, pwede rin gamitin to for foundation. And ano pa ba? Face powder. Binili ko to. I bought it for my face powder actually. Hindi siya for foundation. Sana pwede. Para siyang ano. Let's see nga. Parang leather eh. Ay, hindi naman siya leather. Parang meron lang siyang texture dyan na ano. And then, Dior. So, you can just dab, dab, dab and dab on your face. Diba? Super soft siya, guys. Parang foamy. So, ito na nga yung Zara bag ko. Medyo luma na yung bag niya kasi medyo andyan na siya for quite a while. Like, 2-3 weeks. So, medyo lumambot na rin yung bag. Parang mapupunit na lang siya. And in this bag, binilhan pala ako ni Jan ng bagong AirPods kasi nag-collapse na yung AirPods ko na Generation 2. So, ayan siya. Binili niya to sa Argos. And pinick up niya sa Argos. So, yan. I'll do another unboxing video kasi mapapahaba tayo dito, guys. So, andito pa yung mga binili ko from Primark before. And na-haul ko na rin to. So, hindi ko na siya uulitin. And yan. Actually, this Zara clothes, I got it from kids section. So, kids size siya, guys. Kasi mas mura and I really love the style as well. Ayan. So, magkakaiba din sila ng ano, receipt. Kasi parang 2 times din ako pumunta ng Zara. So, iniipon ko muna yung mga nabibili ko, then I do haul. Parang ang dami mong binili na minsanan, pero hindi guys, naipon na lang siya dito sa bahay. And since busy rin sa work, kaya yan. So, ito is knit t-shirt na meron siyang pearls. And meron din siyang slit sa side na to. Para siyang crop top. And I really love it. It's round neck. Ayan, makikita nyo guys, pag pang kids siya, meron siyang mga pang, ano, yung taon, size 11 to 12. Kasi for adult is like small, medium, large lang. Or 8, 10, mga ganon, na UK size. But this one, it's in like cream color, parang off-white siya guys.
Ayan, pwede siyang pang-pair sa mga high-waisted jeans. So, here's the receipt na makikita nyo. Magkaiba siyang day na binili. And I have two receipts kasi pumunta ko doon ng 2 times. And ito is similar siya from the other one. Pero stripey siya. Because I really love it. First time kong binili tong, ano, tong stripe. Ito yung pinakauna kong binili. And then, I tried it on. And gusto ko yung fit niya sa akin, guys. So, pinang-TikTok ko na to. Hindi ko alam if you've seen that sa mga nagpa-follow sa TikTok ko na friends ko na dati dyan. So, yan. Ang price niya is super, ano lang naman, affordable. $11.99, guys. Pero pag sa adult size mo to, adult section mo binili, I don't think mabibili mo yan. Ang $11.99, maybe like 22 pounds, 25. So, parang crop length. I really love the pearl details. Parang mamahalin yung itsura. Pero binili mo lang pala siya ng $11.99. And here, yung binili ko sa second na visit ko sa store na yan. I think this is $10.99, guys. Ito ang nagustuhan ko sa kanya, butterfly. And since I'm a butterfly lover, and meron din sila sa size ko na 11 to 12. Para siyang size small or medium size sa adult. So, yan siya. Gusto ko siya kasi hindi siya ganun kahaba na t-shirt. Parang crop t-shirt hanggang sa waist lang. And it's in cream color. Pwede mo siyang i-pair with anything also. And I also bought 2 t-shirts. Black, ano lang, normal t-shirt lang siya. So, weekend forever, make today count. Gusto ko lang yung may mga parang coats na mga ganyan ba. And this is $7.99. Yes, $7.99, guys, de ba? In black color. 9 to 10. Wala silang 11 to 12 eh, but I think the size is perfect for me also. Kasyang-kasya siya. Hindi ko pa siya na-try, guys. And this one, Manhattan, New York, street riding. 8 to 9, same sila ng size. And yung material niya is cotton. So, it's really great to ano, wear it during summertime or wintertime also. Pang loob lang siya. Yan. White and black. Perfect. So, yes guys. That's all for today's video. Yan lang ang ating shopping haul. Medyo konti lang talaga siya. And thank you so much for watching. I really do appreciate your time for taking the time to watch my vlog. And sa mga dating nanonood na rin sa mga videos ko na kahit naglaylo ako sa YouTube, guys. You still support my small channel. I really do appreciate that. From the bottom of my heart, thank you so much. And I hope to see you in my next vlog.